Kumusta kayo kapatid? Kung first time ka, no, ako nga pala ang inyong lingkod, Polisya ko. At para sa mga detalye at karagdagang tanong, mag-join po kayo para sa legal assistant natin. Join, may konting halaga yan. No? Ang pag-uusapan natin ngayon, ang senaryo kung kailan pwedeng arestuhin ang isang taong nagkamali, yung tinatawag na application or of warrantless arrest. Ito. So ngayon, huwag natin patatagalin. So base sa under paragraph B, rule 113 of section 5 revised penal code, may be arrested without a warrant when an offense just been committed and the person making the arrest has probable cause to believe based on personal knowledge of facts and circumstances that the person to be arrested. Ang hirap intindihin, di ba? Kung ikaw ay hindi nag-aral ng law, hindi mo maiintindihan yan. Kung ikaw ang kurso mo ay marketing, engineer, psychology, ang sakit sa bank, call your attorney. Well, i-explain ko sa iyo yan sa tatlong salita lang namang na madaling tandaan. Okay? At before yan, mag-subscribe ka muna sa aking channel at tapusin mo itong video to. Siyempre, as your support and join para sa more assistant. Okay? So, dito sa warrantless arrest, may mga senaryo ito. Itong tatlong warrant na senaryong ito ay yung tandaan po lang natin yung before, during, and after. So, before, kung mapapatunayan mo na siya ay gagawa na ng krimen, before pa yun, gagawa pa lang ah, meron ka ng testigo, meron ka ng witness, o ikaw mismo. So, grounds na yun for warrantless arrest. Pwede mo na silang arestuhin or pwede mo na silang itawag para arestuhin. O, yung tatlo, siyempre, yung isa, yung gitna, during. During the commission of the crime, automatic na yun, eh, nagko-commit na. So, grounds for arrest yun. You immediately arrest or restrict the person or call the police for arrest to file the case. Okay? And of course, kahit nakagawa na yan, after na nakagawa siyang crime, lalo na, pwedeng-pwede siyang i-aresto. O tandaan lang po natin yung during, before, during, and after the commission of the crime is ground for warrantless arrest. This, may prescription of time po ito. Kailangan, hindi siya lalagpas sa 24 hours. Okay? Kasi kapag umabot yan sa 24 hours, lampas pala, so regular filing na yan. So, may iba na ang proseso. Hindi na siya warrantless arrest. With warrant na siya. Okay? So maraming salamat. Thank you for watching. Ako nga pala ang inyong online criminologist, Polisya ko. Thank you for watching at natapos mo itong video. Salamat sa iyo.